Magandang gabi sa inyong lahat mga ka-online. Hanapin po ang aking second channel, ang Papa Dudut Vlogs. Sa ating episode sa Papa Dudut YouTube channel, kung merong mama's boy ay meron ding papa's girl. Sila yung mga anak na babae na sobrang close sa kanilang tatay. Minsan ito ay dahil mas nagkakaroon ng maraming oras ang anak na babae sa kanyang ama kumpara sa kanyang ina habang siya ay lumalaki. Nakakatuwang makita ang isang anak na sobrang close sa kanyang ama. Ngunit paano kung dumating ang pagkakataon na kailangan mong iwanan ang iyong tatay upang mas maging maganda ang iyong buhay? Ipagpapalit mo ba ang kaligayahan na makasama ang iyong mahal na tatay sa isang komportableng pamumuhay na naghihintay sa iyo? Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo at sa lahat ng iyong mga listeners. Itago mo na lamang po ako sa pangalang Darlene, 32 years old at kasalukuyan ay nagtatrabaho bilang isang nurse sa isang ospital dito sa ating bansa. Unfortunately, mula ako sa isang broken family. Bata pa lamang ako ay alam ko nang hindi buo ang aking pamilya. Aware na ako na hahantong sa hiwalayan ng aking mga magulang. Dalawa kaming magkapatid at parehas kaming babae. Ako ang bunso. Saksi ako sa halos araw-araw na pag-aaway ni na mama at papa. Ang dahilan ay ang pagiging babaero ni papa. Masyado rin siyang mabarkada at imbis na pambili ng pagkain ang sahod ni papa ay nahahati pa yon sa pampainom niya sa mga barkada niya. Sa tuwing nag-aaway sina mama at papa ay tahimik lang si papa. Palagi niyang sinasabi kay mama na tama na at hindi na ako uulit. Si mama naman ay halos mapatid ng ugat sa kanyang leeg sa pagsigaw. Kapag hindi pa siya nakakapagpigil ay makakatikim ng batok, sabunot at sampal si mama. Ang kagandahan kay papa, kahit na anong pananakit ang gawin ni mama ay hindi siya gumaganti. Yayakapin lamang niya si mama kahit galit na ito. Papa, bakit hinahayaan mo na saktan ka ni mama? Bakit yung ibang tatay ay ayaw nila na sinasaktan sila ng asawa nila? Tanong ko sa kanya dati. Mahal ko si mama mo at nangako ako sa mga magulang niya na hindi ko pagbubuhatan ng kamay ang mama mo. Saka dapat lang sa akin yun. Kasi pasaway ako. Natatawa niyang sagot palagi. Bakit kasi nang bababae ka pa, papa? Tanong ko ulit. Pugi kasi ang papa mo, Darlene. Habulin ng cheeks. Nagmamalaki at pabiro niyang tugon. Alam ko na mahal talaga ni papa si mama. Kapag sinasabi ni papa kay mama na mahal niya ito ay mas lalong nagagalit si mama kasi wala raw yung katotohanan. Dahil kung mahal daw siya talaga ni papa ay hindi na natin gagawin ang mga bagay na palagi nilang pinag-aawayan kagaya ng pambababae at pagbarkada nito. Kung tatanungin ako kung kanino ako mas close ay kay papa ang sagot ko, Papa Dudut. Kahit pa sa paningin ng iba ay hindi siya mabuting ama, ay mas mahal ko siya kesa kay mama. Ang pangit man pakinggan pero yun ang totoo. Mahal ko rin si mama pero mas naging malapit kasi ako kay papa kasi palagi niyang sinasabi sa akin na ako ang paborito niyang anak. Kamukha ko raw kasi siya. Spoiled din ako kay papa. Kahit wala o hindi, sapat ang pera niya. Kapag meron akong gustong laruan o pagkain ay talagang gumagawa siya ng paraan para maibigay sa akin yon. Kapag pinapagalitan o pinapalo ako ni mama ay to the rescue kaagad siya. Palagi niyang sinasalo ang palo ni mama sa akin. Di bali na lang siyang masaktan, huwag lamang ang paborito niyang anak. Sige Dario, konsentihin mo ang katigasan ng ulo niyang si Darlene para paglaki niyan ay mahirapan ka. Bulyaw ni mama kay papa. Nakakaawa kasi kung papaluin mo pa yung bata, pagsabihan mo na lang. Mahinahong sabi pa ni papa. Ewan ko sa tatay ko kung bakit hindi niya mahinto ang mga bagay na ayaw ni mama sa kanya.
E di sana ay masaya ang pamilya namin. Hanggang sa nag-decide si Mama na magtrabaho sa ibang bansa. Aniya ay sawa na siya sa mga ginagawa ni Papa. Sa malayo na lang daw siya para kahit mabisyo at mambabae ito ay hindi niya nakikita. Bago siya umalis ay nakipaghiwalay na siya kay Papa. 9 years old ako nang umalis si Mama. Grabe ang iyak ni Ate habang ako ay tahimik lamang. Malungkot ako pero aatungal din siguro ako ng iyak kagaya ni Ate kung si Papa ang umalis. Nang kaming tatlo na lamang ang nasa bahay ay medyo nahirapan si Papa sa pag-aalaga sa aming dalawang magkapatid. Gumigising siya ng maaga para magluto ng ulam namin hanggang gabi bago siya pumasok sa kanyang trabaho. Si Mama naman ay hindi nakalimot na magpadala ng pera sa amin. Hindi niya yung direktang pinapadala kay Papa kundi sa kaibigan niyang babae na ninang ko sa binyag. Tapos saka ibibigay kay Papa yung pera. Pero alam ko na hindi lahat ay ibinibigay ni Ninang. Yung sapat lang para sa amin tapos yung iba ay tinatago niya at iniipon. Narinig ko kasi si Mama na kausap si Ate kaya nalaman ko ang bagay na yon. Siyempre dahil nasa kay Papa ang aking loyalty ay sinumbong ko yon. Akala ko ay magagalit si Papa kay Mama pero hindi. Ang sabi niya ay tama lang ang ginawa yon ni Mama. Kasi kung lahat ay ibinibigay sa kanya ay baka matukso pa siyang gastusin ang pera sa hindi importanteng bagay. Ang pagiging mabait at mapagkumbaba ni Papa ang talagang hinahangaan ko sa kanya, Papa Dudut. Kahit paanong sabihin ng ibang tao dahil sa babaero siya ay wala akong pakialam. Ang mahalaga sa akin ay mabuti siyang ama. Nagkukulang man siya pagdating sa financial dahil hindi malaki ang sahod niya sa trabaho ay bawing-bawi naman siya sa pagmamahal para sa amin na kanyang mga anak. Habang nasa ibang bansa si Mama ay nagsimula na siyang magpagawa ng bahay dito sa Pilipinas. Ayaw niya na makialam sa bahay si Papa kaya kahit ang bumisita habang ginagawa yon ay hindi niya pinayagan si Papa. Ganon pa man ay nakita ko sa tatay ko kung gaano siya kasaya kasi nagkaroon ng magandang bunga ang pagtatrabaho ni Mama sa abroad. Nakita ko rin ang unti-unting pagbabago ni Papa. Hindi na siya umuuwing lasing at hindi na halos sumasama sa mga kaibigan niya na mahilig uminom. Isang araw ay nagulat ako nang makita ko na may tattoo si Papa sa dibdib niya. Pangalan niyo ni Mama. Papa, bakit mo pinatattoo ang pangalan ni Mama? Curious kong tanong. E nangako kasi ako sa sarili ko na kapag naalis ko na ang pambababae ko ay ipapatato ko ang pangalan ni Mama mo. Nakangiti niyang tugon. Ibig sabihin wala ka ng babae, Papa? Masaya kong bulalas. Wala na, Darlene. Matino na ako ngayon. Turan pa niya. Napakasaya ko ng araw na yon, Papa Dudut. Ang buong akala ko ay masisira ang aming pamilya pero hindi pala. Sabi pa ni Papa ay liligawan niya ulit si Mama para makapagsimula ulit silang dalawa. Nang tumawag si Mama sa amin ay nagmalaki kong sinabi sa kanya na nagbago na si Papa. Yun nga lang hindi naman naniwala si Mama. Sabi pa niya ay wala nang pag-asang magbago si Papa dahil habang buhay na itong babaero. Ang pagpapatatud ni Papa sa pangalan ni Mama ay nabaliwala nang sabihin sa amin ni Mama na meron na itong boyfriend sa ibang bansa. At ayaw na nitong makipagbalikan pa kay Papa. Isang Canadian ang boyfriend ni Mama. First time kong nakita na umiyak si Papa sa buong buhay ko. Nasa labas siya ng bahay at mag-isang umiinom. Gusto ko siyang lapitan at yakapin para kahit papaano ay mabawasan ang sakit na nararamdaman niya pero mas pinili kong hayaan siya. Alam ko na ayaw niya na nakikita ako siya na umiiyak. Alam ko rin na kaya siya umiiyak ng gabing yon ay dahil sa pagkakaroon ni Mama ng boyfriend. Masakit yon para kay Papa dahil kung kailan nagbago na siya ay saka naman nakahanap ng bagong pag-ibig si Mama. After 5 years ay bumalik na si Mama sa Pilipinas. Kasama niya yung boyfriend niya na Canadian. Hindi siya umuuwi sa bahay namin kundi sa ipinatayo niyang bahay na tapos na.
Pumunta kami ng kapatid ko sa bagong bahay at ang sabi ni Mama ay doon na kami titira. Nang tanungin ko kung kasama si Papa ay sinabi niyang hindi. Pabayaan na lang daw namin si Papa sa lumang bahay. Siyempre hindi naman ako pumayag. Ang sabi ko ay hindi ko ipagpapalit ang maliit at lumang bahay basta kasama ko si Papa. Wala akong pakialam kahit malaki at maganda ang bagong bahay. Ang sa akin ay mas importante na kasama ko si Papa. Kahit na anong pilit ni Mama ay hindi niya ako nagawang mapapayag na tumira sa bagong bahay. Nag-iyak ako at nagwala panay ang sigaw ko na gusto ko nang umuwi. Sa inis ni Mama ay inihatid niya ako pabalik sa lumang bahay. Pahala na raw ako sa buhay ko kung si Papa ang pinili ko. Huwag daw akong umasa na makatatanggap ako ng tulong mula sa kanya. Sobrang saya ni Papa nang malaman niya na siya ang pinili ko. Hindi siya makapaniwala kasi akala niya ay hindi na ako babalik kasi maganda ang magiging buhay ko kay Mama kung sa kanya ako sasama. Anin ko naman po yung malaking bahay kung hindi kita kasama, Papa. Sabi ko kay Papa nang tanungin niya ako kung bakit siya ang pinili ko. Darlene, masaya ako na magkasama pa rin tayo pero alam mo ba na mas magiging maginhawa ang buhay mo sa mama mo? Anak, maliit lang ang sahod ko. Baka mahirapan na mahirapan akong itaguyod ka. Ilang taon na rin ay magka-college ka na. Hindi ako sigurado kung kaya pa kitang mapagtapos sa pag-aaral. Ang nag-aalala niyang sambit. Pa, walang problema. May tiwala ako sa iyo. Kaya mo akong mapag-aral hanggang sa maging nurse na ako, ang sabi ko. Papa Dudut, wala akong pinagsisihan sa naging desisyon ko na kay Papa ko sa Mama. Pero sa loob ko ay sobrang lungkot ko kasi kailangan ko nang mamili sa kanila ni Mama. Malungkot ako kasi tuluyan na silang naghiwalay at hindi na kailanman mabubuo ang aming pamilya. Kung ako kasi ang pamipiliin ay gusto ko na magkabalikan ang parents ko. Wala naman sigurong anak na gustong magkahiwalay ang nanay at ang tatay nila. Yun nga lang, imposible nang mangyari ang bagay na yon kasi meron ang boyfriend si Mama. Masakit man ay tinanggap ko na ang lahat, Papa Dudut. Tinotoo rin ni Mama ang sinabi niya noon na hindi ako makakatanggap ng tulong mula sa kanya dahil sa pagpili ko kay Papa. Kaya kahit isa na lamang ako na sinusuportahan ni Papa ay mas lalo siyang nagsipag sa pagtatrabaho. Napansin ko rin na nagkaroon ng bagong bisyo si Papa at yon ay ang paninigarilyo. Hindi na nga siya nagiinom at nambababae pero grabe naman ang pagsisigarilyo. Palagi ko siyang pinagagalitan kapag nahuhuli ko siyang naninigarilyo pero sabi niya ay hayaan ko na lamang daw siya dahil yon ang kanyang pampakalma. Aaminin ko na hindi naging madali ang buhay ko kasama si Papa. May mga pagkakataon na tuyo ang inuulam namin at hindi ako nabibigyan ni Papa ng baon sa school kasi wala siyang pera. Meron pa nga na nag-skip kaming dalawa ni Papa ng dinner kasi walang wala na kami kahit na bigas. Uminom lamang kami ng tubig at pagkatapos ay natulog na. Awang-awa si Papa sa akin ang gabing yon. Sabi pa niya kung gusto ko raw ay iahatid na niya ako kay Mama pero nagalit ako sa kanya. Ipinaalala ko sa kanya yung pangako niya na kahit na anong mangyari ay hindi kami magkakahiwalay. Siguro madali para sa ibang sabihin na iwanan ko na si Papa at sumama na ako kay Mama. Kay Mama nga naman ay hindi ako magugutom at sa private school pa ako mag-aaral kagaya ni Ate. Pero sa akin ay hindi yon madali. Hindi ko iiwanan ang tatay ko kahit na wala na kaming makain. Mas masaya ako sa piling niya at naniniwala ako na hindi kami habang buhay nakapos sa buhay. Sa sandaling makatapos ako ng college ay magtatrabaho kaagad ako. Sa ibang bansa ako magtatrabaho para mas malaki ang sweldo. Magpapatayo din ako ng malaki at magandang bahay para doon kami titira ni Papa at sisiguraduhin ko rin na hindi na kami magugutom pa. Mahirap man ay naigapang ni Papa ang aking pag-aaral hanggang sa ako ay makatapos ng high school. Sobrang proud siya sa akin kasi isa ako sa mga nakagraduate. Ang hindi niya alam ay mas proud ako sa kanya. Dahil kahit hirap na hirap siya ay napagtapos niya ako.
Simpleng celebration lamang ang ginanap sa aming bahay. Nagluto lang si Papa ng pansit at bumili ng tinapay tapos si soft drinks. Kaming dalawa lang ang kumain at in-invite ko si ate pero hindi naman siya pumunta. Graduation day din kasi niya at tapos na siya sa kursong kinuha niya. Nakita ko sa Facebook ni ate kung gaano sila kasaya ni mama at ng boyfriend nito habang kumakain sa isang mamahaling restaurant bilang celebration ng pagtatapos ni ate. Simula nang sumama si ate kay mama ay hindi man lang niya kinukumusta si papa. Iniisip ko na lamang na busy siya sa pag-aaral. Habang tinitingnan ko ang pictures ni na ate sa cellphone ay hindi ko alam na nasa likod pala si papa at nakatingin din. Nagulat na lamang ako nang bigla siyang magsalita. Ang saya-saya nila no? Ikaw na lang ang kulang dyan, Darlene. Kompleto na kayo, nakangiting sabi ni papa kahit may lungkot sa kanyang mga mata. Joke ba yan, papa? Alisin natin yung boyfriend ni mama tapos idagdag natin ikaw at ako. Yun ang totoong kompleto, pagtatama ko. Sobrang tango ko, anak. Patawarin mo ako kung alam ko lang nahahantong kami sa hiwalayan ng mama mo. Ay nakinig na ako sa kanya dati. Itinigil ko na sana ang pagiging babaero at palabarkada noon pa. Ang nagsisisi niyang wika. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Past is past. Wala na po tayong magagawa para baguhin yon. Hindi man kayo nagkabalikan ni mama, ang importante ay naging mabuting tatay ka sa akin, papa, ang sabi ko. Mabuting tatay ba yung nakakaranas ka ng gutom kasi hindi ako good provider? Malungkot niyang wika. Papa, ginawa mo ang best mo para buhayin ako at para sa akin ay enough na yon. Ikaw pa rin ang the best tatay sa buong mundo sa mata ko. Sabi ko sabay yakap sa kanya. Maluha-luha si Papa sa sinabi ko, Papa Dudut. Alam ko kasi na kailangan niya yung marinig mula sa akin para hindi niya minamaliit ang kanyang sarili. At hindi niya kine-question ang pagiging ama niya sa akin. Dumako ang pag-uusap namin sa pag-aaral ko ng college. Tinapata ko ni Papa na hindi pa niya ako kayang pag-arali ng college dahil wala pa siyang sapat na pera. Ang pangamba niya kasi kapag ipinilit namin ay huminto rin ako kasi hindi talaga niya kakayanin. Nagsuggest pa siya sa akin na kung gusto ko daw ay kay mama na lamang ako. At least doon daw ay hindi ko problema ang pera at ang pag-aaral ko hanggang sa makatapos ako ng college. Tumutol ako at ang sabi ko ay kakausapin ko si mama at makikiusap ako na baka pwedeng niya akong tulungan sa aking pagkukolehiyo nang hindi ko iniiwan si papa. Pumunta ako sa bahay ni mama at sinabi ko ang aking pakay. Willing naman daw siyang pag-aralin ako pero ang kapalit ay iiwanan ko si papa at titira na ako sa kasama nila ni ate at ng boyfriend niya. Sige ma, payag ako na dito ako titira pero ang gusto ko ay kasama si papa. Turan ko. Nababalo ka na ba, Darlene? Alam mo na hindi pwedeng nandito ang tatay mo. Ikaw lang ang pwedeng tumira dito. Kung kasama ang tatay mo ay ayoko, matigas na sabi ni mama. Kung ganun eh, binabawi ko na po ang sinasabi ko. Okay lang kahit na hindi niyo ko tulungan sa pagka-college. Salamat na lang po, mama. Hindi ka nag-iisip, Darlene. Ano bang pinakain sa'yo ng tatay mo at sa kabila ng lahat ng ginawa niya sa akin ay tinuturing mo pa rin siyang ama? Napakatigas pa rin ang ulo mo. Sa bagay, hindi na dapat ako magtaka dahil malamang ay puro kagaspangan ng ugali ang itinuturo sa iyo ng lalaking yon. Galit na wika pa ni mama. Hindi na ako sumagot at umalis na ako, Papa Dudut. Pagbalik sa bahay ay sinabi ko kay papa ang napag-usapan namin ni mama. At nalungkot siya nang malaman na hindi ko tinanggap ang offer ni mama. Ang sabi ko ay hindi siya dapat malungkot dahil hindi man ako makakapag-aral ng college ay magkasama pa rin kaming dalawa. Tahimik lamang si Papa pero alam ko na nag-iisip siya lalo at bago ako makagraduate ng high school ay palagi kong sinasabi sa kanya na gusto ko talaga maging isang nurse. Alam niya rin na maraming school ang pinag-inquiran ko para malaman ko kung saan magandang mag-aral ng nursing. Ipinakita ko kay Papa na ayos lamang na hindi muna ako makapag-aral sa college.
Ang sabi ko ay pwede naman muna ako magtrabaho para meron akong pakinabang. Hindi ko raw kailangan na gawin yon at ang sabi niya ay sumama na lang ako kay mama, huwag ko na raw siyang isipin. Ang dapat ko raw isipin ay ang future ko. Kapag daw nagtrabaho ako at nag-umpisang kumita ay baka tama rin akong bumalik pa sa pag-aaral. Pero nagmatigas ako, Papa Dudut. Hindi ko siya pinakinggan. Nagtampo rin ako kasi parang kaya niya na hindi kami magkasama para itaboy niya ako papunta kay mama. Nag-umpisa ako magtrabaho sa mga fast food restaurant. Doon ko naranasan ang hirap na kumita ng pera. Yung halos wala nang natitira sa sinasahod ko dahil sa mga bayarin sa bahay. Nagtatabi din kasi ako ng paunti-unti para makaipon ako para sa aking pag-aaral, Papa Dudut. Hindi pa ako nakontento at humana pa ako ng ibang racket para mas mapabilis ang aking pag-iipon ng pera. Hanggang sa hindi ko na namalaya na napabayaan ko na ang aking kalusugan. Halos hindi na ako kumakain sa oras at may araw na hindi na talaga ako nakakakain. Palagi ako nagmamadali kaya kung kumain man ako ay mga instant na lamang, soft drinks at mga unhealthier foods na mabilis i-ready. Nagulat na lamang ako nang sumakit ng sobrang tiyan ko at tagiliran ko. Nagkaroon din ako ng mataas na lagnat hanggang sa hindi ko na kinaya ang sakit. Isinugod na ako ni Papa sa ospital at doon inalaman namin na kailangan akong operahan dahil sa aking appendicitis. Grabe ang taranta ni Papa. Wala kasi siyang nakatabing pera para sa operasyon na kailangan gawin sa akin. Ang akala ko ay hindi na ako maoperahan at mamamatay na ako ng time na yon. Pero humingi si Papa ng tulong kay Mama. Nakiusap siya kay Mama na sagutin ang aking operasyon. Umira lang pagiging nanay ni Mama at kahit walang kapalit ay pinaopera niya ako. Labis ang pasasalamat ko kay Mama kasi after ng operation ay hindi niya sinabi sa akin na dapat ay sa kanya na ako sasama kasi siya na ang gumaso sa aking operasyon. Makalipas ang halos isang taon ay hindi na ako pinabalik ni Papa sa pagtatrabaho. Binantayan na rin niya ang mga kinakain ko. Isang araw ay nagulat na lamang ako na nasa bahay namin si Mama. Magkausap sila ni Papa at nakita ko rin na nakaimpake na ang mga damit ko. Bakit ka nandito, Mama? Nagtataka kong tanong. Susunduin na kita, Darlene. Doon ka natitira sa bahay, ang sabi niya. Hindi, ayoko. Dito lang po ako kay Papa, tutol ko. Papa, sabihin mo kay Mama na ayoko, ang sabi ko naman kay Papa. Darlene, sumama ka na lang kay Mama mo. Sorry pero hindi na kita kayang buhayin. Saka sabi ni Mama mo, pagtatapusin ka na niya ng college. Hindi ba gusto mo maging nurse? Mas mabuti na habang bata ka pa ay nag-aaral ka. Para din sa iyo to, anak. May lungkot na sabi ni Papa, Papa Dudut. Hindi ka rin pwedeng hindi sumama sa akin, Darlene, dahil binigyan ko ng pera ang tatay mo para ibigay kanya sa akin. Ipinagpalit kanya sa pera. Ganun lang ang halaga niya sa iyo. Mataray na sabi naman ni Mama. Labis akong nagimbal sa mga sinabi ni Mama. Akala ko ay hindi yun totoo pero nang ipakita ni Mama ang perang ibinigay niya kay Papa na tinanggap nito ay doon na nadurog ang puso ko. Si Papa pa mismo ang naglagay ng mga gamit ko sa sasakyan. Siya rin ang humila sa akin papasok ng sasakyan. Kahit panayang iyak ko at pakiusap ko na huwag niya akong ibigay kay Mama. Pero wala akong nagawa, Papa Dudut. Nagtagumpay si Mama na kunin ako mula kay Papa. Ipinagdiinan pa niya na ipinagpalit ako ni Papa sa pera. Nasaktan ako ng sobra sa ginawa ni Papa. Pera lang pala ang makapaghihiwalay sa aming dalawa. Masakit sa akin yon, halos araw-araw akong umiiyak at nakakulong sa kwarto. Hindi ko matanggap ang ginawa ni Papa. Iniisip ko ng time na yon na siguro ay mas maganda na makapag-aral muna ako. Nag-enroll na ako at nagsimulang mag-aral ng kolehiyo sa kursong gusto ko. Hindi rin naging madali para sa akin ang pag-a-adjust sa bahay ni na Mama. Hindi kasi ako komportable sa boyfriend niya at ang dahilan ay parang masyado nitong pinipilit na maging tatay sa akin. Para sa akin ay walang ibang pwedeng maging tatay sa akin kundi ang Papa Dario ko lamang.
Kaya kahit anong effort ang gawin ng boyfriend ni Mama para mapalapit sa akin ay binabaliwala ko lamang. Papa Dudut, aaminin ko na noong time na yon ay nagalit ako sa tatay ko dahil sa ginawa niya. Ngunit sa kabila ng galit ay hindi pa rin nawala ang pagmamahal ko sa kanya. Kaya nang hindi na ako makatiis ay nagplano ako maglayas. Sinabi ko kay Mama na sasama ako sa swimming ng mga kaibigan ko. Nagtaka pa nga siya kung bakit parang ang dami kong dalang damit. Nagdahilan ako na ganun talaga ako kapag pupunta ng beach. Lingid sa kalaman ni Mama ay sa bahay ni Papa ako magpupunta. Pero nabigo ako nang pagdating ko doon ay nakakandado ang gate at pinto. May nakalagay na rin na sold sa bakod. Ibig sabihin ay ipinagbenta niya yon ni Papa at meron nang nakabili. Iniisip ko pa na baka hindi yon totoo kaya nagtanong ako sa kapitbahay namin sa bahay na yon at kinumpirma niya na ibinenta nga ni Papa ang bahay. Nakita pa nga raw niya si Papa na umalis sa bahay na may dalang bag at maleta. 2 linggo na raw ang nakakalipas noon. Umuwi akong lumuluha at nagtaka si Mama kung bakit. Ang akala niya kasi ay may pupuntahan akong swimming. Umamin ako na nagpunta ako sa bahay ni Papa at kaya ako umiiyak ay dahil wala na siya doon. Ipinagbenta na niya ang bahay kung saan ako lumaki at nagkaroon ng isip. Sinasabi ko na sa iyo, Darlene, pera lang ang mahalaga sa tatay mo. Nakita mo na, ipinagbenta niya ang bahay. Wala siyang pagpapahalaga sa alaala ng bahay na yon. Galit na turan pa ni Mama. Baka po may dahilan si Papa kung bakit niya yon ginawa, sabi ko habang lumuluha. Talagang nagagawa mo pa siyang ipagtanggol, Darlene. Ginawa niya yon para magkaroon siya ng pera. Kaya tigilan mo na ang tatay mo, Darlene. Kalimutan mo na ang meron kang ama, singhal ni Mama. Ayoko sanang maniwala na ginawa yon ni Papa dahil lamang sa pera. Kaya lang ay hindi na siya nagparamdam sa akin simula ng araw na yon. Hindi na ako nakatanggap ng text o tawag mula sa kanya. Sinubukan ko siyang kontakin pero mukhang nagbago na siya ng contact number. Kaya hindi ko na siya matawagan. Nagtanong-tanong din ako sa mga kaibigan niya na kilala ko pero kahit sila ay walang alam kung nasaan na si Papa. Gusto ko pa rin kasi siyang makita at makausap. Gusto kong sa bibig niya mismo manggaling ang dahilan niya kung bakit niya ibinenta ang bahay. Marami na akong dahilan para magalit sa tatay ko, Papa Dudut. Sinasabi ng utak ko na dapat ay magalit ako sa kanya pero palagi akong pinipigilan ng aking puso. Hindi ko pa rin magawang mapuot sa aking ama sa kabila ng ginawa niya. Ang pakiramdam ko kasi ay trinaydor ako na nag-iisang pinagkakatiwalaan ko. Tinanggap ko muna na hindi na kami magkikita ni Papa. Kung ayaw at sinasadya niyang hindi magpakita ay talagang mahihirapan ako na mahanap siya. Hinahanap ko pa rin kasi siya noon, Papa Dudut, pero para akong naghahanap ng karayom sa isang tambak na dayami. Napakahirap hanapin ni Papa tapos eh bata pa ako kaya hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Kundi ang magtanong-tanong sa mga taong kakilala ng tatay ko. Upang mawala ang focus ko sa sakit na nararamdaman ko ay tinuong ko na lamang ang aking atensyon sa aking pag-aaral. Unti-unti ay inayos ko rin ang relasyon ko sa kapatid ko at sa nanay ko. Binigyan ko rin ng chance ang boyfriend ni Mama para maging ama sa akin at nakita ko kasi ang kagustuhan niya na mapalapit sa akin. Saka nakita ko rin na mahal talaga niya si Mama. Laking tuwa ni Mama nang mapansin niya na kinakausap ko na ang boyfriend niya. Malaking bagay daw yon sa kanya lalo na at nakatira na kami sa iisang bubong. Ayaw na raw niyang maulit yung kagaya noong kasama namin si Papa na puro galit at sigawan ang laman ng bahay. Kapag may oras ako ay bumabalik pa rin ako sa dati naming bahay kahit meron ng ibang nakatira doon. Umaasa kasi ako na baka pumunta pa rin doon si Papa. Baka matsyempohan ko siyang makita pero hindi po yun nangyari, Papa Dudut. Nakatapos na ako sa aking pag-aaral, nagtrabaho ako sa isang private hospital bilang isang nurse
At nang makaisang taon na ako sa aking trabaho ay nagmasteral na ako. Makalipas ang ilang taon ay nakapagtrabaho na ako sa isang bansa kagaya ng aking pangarap dati. Yun nga lang, iba na ang dahilan kung bakit ako nagtatrabaho sa ibang bansa, Papa Dudut. Dati kasi gusto kong mag-work sa ibang bansa para mabilis ako makapag-ipon ng pera na pampagawa ng malaking bahay para kay Papa. Hindi na po yun ang dahilan. Ang dahilan ko na ay para na sa aking sarili. Paano ko naman kasi tutuparin ang dati kong pangarap kung hindi na nagpakita sa akin ang taong pag-aalayan ko noon. Sa mga nakalipas na taon ay hindi na wala ang pagmamahal ko kay Papa. Palagi ko pa rin siyang naiisip. Walang gabi na hindi ko siya ipinagdarasal na sana ay ayos lang siya at sana ay dumating ang araw na muli ko siyang makita. Kahit na hindi na ako bata ay miss na miss ko pa rin yung closeness naming dalawa. Yung paglalambing ko sa kanya kapag may gusto akong ipabili. Higit sa lahat ay yung pakiramdam na ligtas ako kasi alam ko na merong isang tao na ipagtatanggol ako. Sa trabaho ay nakilala ko ang naging boyfriend ko si Earl. Kagaya ko ay isa rin siyang nurse. Kagaya ni Papa ay maalaga rin siya at very protective. Palagi ko nga sinasabi sa kanya na magkakasundo sila ni Papa kapag nagkakilala silang dalawa. Habang nasa ibang bansa ay ginawa ko ang ginawa dati ni Mama. Malaking porsyento ng aking sinasahod ay nilalaan ko sa pagpapagawa ng sarili kong bahay. Kahit para sa akin ang bahay na yon ay may bahagi pa rin ng puso ko. Na nagsasabi na kaya ko naiisipan na magpagawa ng bahay ay dahil kay Papa. Naisip ko rin na paano kung bigla siyang magpakita sa akin, saan siya maninirahan. Hindi naman pwede na sa bahay ni Mama. Pag uwi ko ng Pilipinas ay tapos na ang bahay. Kompleto na rin ang gamit kaya wala nang problema. Sobrang proud si na Mama sa akin kasi bago ako tumungtong sa edad na 30 ay nakapagpatayo na ako ng sarili kong bahay. Pinablessing ko ang bahay kahit naroon si na Mama at ang boyfriend niya at si ate. At si Earl ay hindi ko magawang maging masaya ng sobra. Darlene, alam ko na malungkot ka kasi wala dito ang Papa mo. Lumapit sa akin si Mama at sinabi yon. Siya po kasi talaga noon ang dahilan kung bakit ako nangarap na magkaroon ng malaking bahay. Nung naghiwalay kasi kayo ay sinabi ko sa kanya na magtatrabaho ako at magkakaroon ng bahay na kagaya ng sa inyo. Nakangiti kong wika. Anak, gusto ko rin na humingi sa iyo ng tawad kung bakit kinuha kita sa Papa mo noon. Alam ko na mas mahal mo siya kaysa sa akin at bilang isang ina ay masakit yon para sa akin. Insulto sa akin na kahit walang hiya ang tatay mo ay mas malapit ka sa kanya. Kaya sabi ko sa sarili ko ay kailangan ko na makuha kita. Dapat makita ni Dario na kaya ko kayong buhayin ng magkakapatid kahit nawala siya. Naluluhang pahayag pa ni Mama. Ma, sorry. Hindi ko intensyon na maramdaman mo yan. Talagang malapit lang ako kay Papa. Naawa rin ako sa kanya kasi kung sasama ko sa inyo ni ate ay mag-isa na lamang siya. Pero mahal din kita, Mama. At maraming salamat kasi kahit pasaway ako ay pinag-aral mo pa rin ako. Nagunahan na ang luha ko habang nagsasalita. Gusto ko rin malaman mo na hindi tinanggap ng Papa mo yung pera na inoffer ko sa kanya. Ibinalik niya sa akin yung pera. Yung pinagbentahan ng bahay, ibinigay niya sa akin. Idagdag ko raw sa pag-aaral mo. Pag-amin ni Mama sa akin. Nagulat ako sa mga nalaman ko kay Mama. Sa mga nakalipas na taon ay iniisip ko na ipinagpalit ako ni Papa sa pera. Ang sabi ni Mama, nagawa niya raw yun dahil na rin sa kagustuhan ni Papa. Si Papa palang nakaisip na sabihin yon kay Mama na mukha itong pera para magalit ako sa kanya at sumama na ako kay Mama. Ginawa raw yun ni Papa para makapag-aral ako. Sa aking nalaman ay mas lalo kong minahal ang tatay ko. Mas tumindi ang kagustuhan kong malaman kung nasaan na nga ba siya para makausap ko siya at makapagpasalamat sa lahat ng sakripisyo na kanyang nagawa para sa akin. Nang sandaling yon ay wala akong naramdaman na galit kay Mama. Naiintindihan ko siya kung bakit hindi niya sinabi sa akin ang katotohanan yon noong medyo bata pa ako. Kung nalaman ko siguro yon ay baka naglayas na talaga ako at pilit na hinanap si Papa.
Gusto lang talaga ni Mama na matapos ko ang aking pag-aaral at maabot ko ang aking pangarap sa buhay. May regalo nga pala ako sa iyo, Darlene. Alam ko na ito ang kailangan mo para makumpleto na ang bahay mo. Ang sabi ni Mama after naming magkaiyakan. Sa pagkakaalam ko ay kumpleto na sa gamit itong bahay ko, Ma. Wala nang kulang pa. Naguguluhang wika ko. Meron pa, ang sabi ni Mama. Kinuha niya ang isa kong kamay, may nilagay siyang nakatiklop na papel. Nagtataka ko yung binuksan at nalaman ko na isang address ang nakasulat sa papel. Ang address ay matatagpuan sa aklan. Isiniwalat ni Mama na noong nasa ibang bansa ako ay kinontak siya ni Papa. Kinukumusta raw ako at tinanong kung ano ang nangyari sa akin. Tuwang-tuwa daw si Papa nang sabihin ni Mama na isa na akong ganap na nurse at sa ibang bansa nagtatrabaho. Mas lalo raw natuwa si Papa nang malaman na nakapagpatayo ako ng bahay. Sinabi ni Mama na ang address na nasa papel ang kinakaroonan ni Papa. Hindi na raw siya hahadlang kung gusto kong makita ulit si Papa at nais lang daw talaga niya ay makapagtapos ako ng pag-aaral. At dahil kaya ko nang tumayo sa sarili kong mga paa ay hindi na niya ako pipigilan sa kung ano ang gusto kong gawin sa buhay ko. Abot langit ang kasiyahan ko ng araw na yon, Papa Dudut. Hindi na ako nag-aksaya ng oras at agad akong nagpabook ng tiket papunta sa aklan. Sinamahan ako ni Earl sa eroplano ay kinakabahan ako dahil hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa sandaling magkita muli kami ni Papa after ng maraming taon. Hindi kami nahirapan ni Earl na hanapin ang address na nasa papel na galing kay Mama. Dinala kami ng aming mga paa sa isang maliit na bahay na maraming halaman sa harapan. Isang lalaki ang humarap sa amin. Nagpakilala ang lalaki na kaibigan ni Papa. Siya raw ang kumupkup kay Papa nang ibenta nito ang bahay namin. Ang sabi niya ay wala roon si Papa. Nang sabihin niya na nasa ospital si Papa ay nanghina ako bigla. Para akong mawawala ng malay. Sinabi ng lalaki na nakikipaglaban sa sakit na lung cancer ang tatay ko. Pinuntahan ko siya sa ospital at talagang bumuhos ang luha ko. Nang makita si Papa na nakahiga sa hospital bed at payat na payat. Papa, nandito na po ako. Naaalala mo pa ba ako? Umiiyak kong sabi. Abay, bakit ko naman makakalimutan ang paborito kong anak? Kahit nangihina ay pilit siyang umiti sa akin. Sinabi na sa akin ni Mama ang lahat. Pa, sorry kung tumigil na ako sa paghahanap sa inyo. Kasi ang akala ko ay pinagpalit niyo ako sa pera. Patuloy ako sa pag-iyak. Kahit kailan, hindi kita kayang ipagpalit sa kahit na anong bagay, Darlene. Turan pa ni Papa. Hindi raw eh, kaya mo nga akong ipagpalit sa sigarilyo. Nakita mo nang nangyari sa iyo. Dati pa kitang pinapahinto sa pagsisigarilyo pero hindi ka nakinig. Kunwari, pinapagalitan ko siya. Kinausap ko ang doktor ni Papa at sinabi niya na nahirapang huminga si Papa kaya ito naroon. Kinumpirma niya na meron ngang lung cancer si Papa ngunit hindi pa naman ganoon kalala at pwede pang gumaling basta maging tuloy-tuloy ang gamutan. Nag-request ako na baka pwedeng ilipat si Papa sa ospital sa Maynila upang madali ko siyang mabisita kapag gusto ko. Saka gusto ko rin na ako na ang gumaso sa lahat ng kailangan ni Papa. Gusto ko rin na maalagaan siya kapag pwede na siyang lumabas ng ospital. Ano pa at naging nurse ako kung sarili kong tatay ay hindi ko maaalagaan, hindi po ba? Inayos ko kagad ang dapat kong ayusin para maipalipat si Papa ng ospital sa mas malapit sa aking bahay. Hindi ko rin kinalimutan ang lalaking kumupkop sa tatay ko at binigyan ko siya ng pera upang panimula niya ng negosyo. Alam ko na hindi sapat ang kahit na gaano kalaking halaga na pera para masuklian ang kabutihan niya kay Papa. Pero yun lang kasi ang tanging alam ko na paraan upang makapagpasalamat sa kanya. Mabilis na nailipat si Papa ng ospital, Papa Dudut. Mas nabigyan ang atensyon ang sakit niya at sumailalim siya sa iba't ibang gamutan hanggang sa sinabing pwede na siyang makauwi. Siyempre sa ipinagawa kong bahay siya umuwi at ganoon na lamang ang saya niya nang makita ang bahay ko o mas tamang sabihin na bahay namin ni Papa. Bahay namin yon dahil dalawa kaming nangarap noon na magkaroon ng ganon.
Hindi na raw nagulat si Papa na makapagpapagawa ako ng malaking bahay dahil noon pa man ay nakita niya sa akin ang pagiging masipag at determinado na tuparin ang aking mga pangarap sa buhay. Nagkaroon din ng chance na magkausap ng personal sina Mama at Papa. Nakakatuwa na matapos ang maraming taon ay nagkapatawaran na silang dalawa. Kinalimutan na nila ang mga nangyari sa nakaraan at piniling maging magulang sa amin ni ate kahit pa magkahiwalay na silang dalawa. Ngayon ay legal na ang paghihiwalay ni na Mama at Papa. Bumuti na rin ng husto ang kalusugan ni Papa at kagaya ng request ko sa kanya. Naihinto na niya ang paninigarilyo ay sinunod naman niya. Sa bahay ko na rin siya nakatira at dahil sa bumalik ako sa pagiging nurse sa ating bansa ay naging busy na muli ako. Kaya kumuha ako ng tao na mag-aalaga at magbabantay kay Papa sa tuwing wala ako. Pero kapag off ko naman ay inilalaan ko sa kanya ang oras ko. Alam ko kasi na tumatanda na si Papa. Nababawasan na rin ang mga araw na makakasama ko siya. Kaya bawat araw na lumilipas ay talagang sinusulit ko, Papa Dudut. Lahat ng luho ay ibinibigay ko kay Papa maliban lang syempre sa sigarilyo at salak. Bawal na bawal na ang mga yon sa kanya. Naiintindihan naman ni Papa kung bakit yon bawal sa kanya. Yun ay para lumakas pa siya at magkasama pa kami ng matagal. Gusto ko na siya ang maghahatid sa akin sa altar kapag kinasal na kami ni Earl sa susunod na taon. At gusto ko rin na makita pa niya ang lumaki ang mga magiging apo niya sa akin. Thank you nga pala sa pagbabasa ng kwento ko, Papa Dudut. Sana kahit papaano ay nakapagbigay po ito ng inspirasyon ng kwento ko at ng aking mahal na ama. Sincerely yours, Darlene. Wala pong masama sa pagiging malapit sa isa sa ating mga magulang lalo na kung ito ay hindi nagkakaroon ng masamang epekto sa ating paglaki. Walang perpektong tatay. Walang perpektong nanay at lahat sila ay nakagagawa ng pagkakamali at bilang anak ay hindi rin masama na minsan ay ginagabayan natin sila. At si Tatay Dario ang isa sa mga patunay na nagkakamali rin ang isang magulang ngunit dapat lamang na ang isang magulang ay marunong tumanggap ng pagkakamali at gumawa ng hakbang. Upang yon ay maging tama pero mas mainam na kung alam natin na makakasirang isang bagay sa ating pamilya ay huwag na lamang gawin. Sa paghihiwalay ng mag-asawa, tunay na mas apektado ang mga anak. Sila ang naiipit sa desisyon ng kanilang mga magulang kaya hindi maiiwasan na magulo ang kanilang pag-iisip. Kung hindi rin naman maiiwasan ang paghihiwalay, kung kaya at pwede ay manatili sana ang pagiging magulang ng nanay at tatay sa kanilang mga anak. Huwag ninyong kakalimutan na kahit kayo ay hiwalay na ay hindi yon mabubura na kayo ay isa pa ring magulang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share and subscribe. Ang buhay ay mahiwaga, mahiwaga, mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Kaibigan, dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Papa Dudut Stories.